Apat na taon ang kasintahan ni Dustin si Agatha. Kaya lakas loob na siya nagpropose sa nobya ng araw mismo ng birthday nito. Ganoon na lamang ang tuwa ni Dustin na mag-yes ang nobya sa kanya. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay nasa alapaap siya sa sobrang tuwa. 5 buwan din na pinaghandaan ni Dustin at Agatha ang kanilang kasal. Hindi na talaga makapag-antay si Dustin na maging asawa ang nobya at maangkin ito. Sa 4 na taon nila magkarelasyon ay 1 beses pa lamang may nangyari sa kanila. Yun ay nang 2 years anniversary nilang dalawa. At sa wakas, bukas na ang pinakahihintay ni Dustin na masayang sandali sa buhay niya. Naririto ngayon si Dustin sa bar. Nagkayayaan kasi sila mag-inuman na magkakaibigan. At dahil huling araw na niya ito sa pagkabinata, kaya pumayag siya lumabas at uminom na kasama ang mga ito. "Sambang honeymoon ninyo, Dustin?" Tanong sa kanya ni Marco ang pinakababaero sa kanilang 4 na magkakaibigan. "Lilipad kami papuntang Hong Kong. Yun kasi ang wedding gift sa amin ni Mama." Tumango naman si Marco kay Dustin. Habang binigyan naman siya ng mapanuksong ngiti na Jericho at Sam, naiiling na lamang nang umiti si Dustin sa mga ito. "Galingan mo bro, para mabuntis mo kaagad si Agatha. At huwag mong kakalimutan, kami ang mga ninong ha?" Saad naman ni Sam, ngunit hindi pa rin nawawala ang mapanukso nitong ngiti kay Dustin. Madaling araw na nga nakalabas ng bar si Dustin at alam na ni Dustin na may tama na din siya ng alak. Ngunit sa sobrang excitement ay hindi na natulog pa si Dustin. Hinintay na lamang niya na mag-umaga. 9:00 kasi ang kasal nila kaya dapat mauna siya makarating sa simbahan kesa kay Agatha. 7 a.m. pa lamang ay nakaligo na ang binata. Hinanda na niya ang damit na susuotin niya. Pero bago yon ay tinawagan muna niya ang kanyang soon-to-be misis. "Hello, Han? Excited ka na ba sa kasal natin?" "Ako kasi ay hindi na natulog sa sobrang excited. At halos silahin ko na ang oras para makasal na tayong dalawa." Aniya, humagigik naman sa kabilang linya ang kanyang nobya at kagad na nag-I love you sa kanya dahil dumating na ang beautician na mag-aayos rito. Nang may baba na ni Agatha ang telepono ay nagpa siya na si Dustin na magbihis. Gusto niyang siya ang pinakagwapo lalaki mamaya sa paningin ni Agatha. Pagdating ng simbahan ni Dustin ay nandoon na ang mama niya at maging ang mga bisita. Mga ninong at ninang at syempre ang mga abay na halos kaibigan nilang lahat, ang maid of honor at ang best man nila. Nilapitan naman ni Sam si Dustin at kinamayan siya. "This is it, bro." "Ganito pala ang feeling kapag ikakasal, bro. Yung feeling na kinakabahan na may kasamang excitement." Nginisihan lamang ni Sam si Dustin at tinapik-tapik sa balikat. "Kalma ka lang, bro. Kaya mo yan. Ikaw pa. At saka ginusto mo itong magpatali ka agad kay Agatha." "Sigurado na ako kay Agatha, bro. Kaya bakit ko papatatagalin kung pwede naman ngayon na?" Sasagot pa sana si Sam kay Dustin ngunit nakita nila ang pagdating ng bridal car. Pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Dustin ng mga sandaling yon. Lalo na nang bumaba na ang bride niya. Ilang sandali pa ay nasa altar na nga si Dustin habang naglalakad na si Agatha palapit sa kanya. Ngunit may babaeng bigla na lamang sumigaw na kinatingin namang nilang lahat. "Itigil ang kasal!" Sigaw ng isang babaeng kakapasok lamang sa pintuan ng simbahan. Kaya lahat ng mga tao doon ay napatingin rito. "At sino ka para guluhin ang kasal ng anak ko?" Sigaw agad ng mama ni Dustin sa babae na ngayon ay malapit na sa kinaroroonan nila. "Dahil buntis ako at ang lalaki niya na nakabuntis sa akin!" Sagot naman ng babaeng ito sabay turo pa kay Dustin. Bigla na lamang natawa ng malakas ang mama ni Dustin. Saka inikutan ang babae at sinuyod ito ng tingin. "Ang kapal na mukha mong pumunta rito? At sabihin na buntis ka ng anak ko? Ang katulad mo hindi gusto ng anak ko? Dahil isang babae lang ang gusto niya at yun ay walang iba kundi si Agatha!" Nagulat naman ang lahat nang bigla na lamang sampalin ng mama ni Dustin ang babae ng ubod ng lakas na kinatabingi pa ng mukha nito. Nagpa siya na nga lumapit si Dustin sa mga ito at harapin ang babae ng gugulo sa kasal niya. Nang makalapit na si Dustin sa dalawa, ay agad na siyang pumagitna sa mga ito sa kahinarapang babae. Maganda ang babae pero hindi niya ito kilala at sa tingin niya ay teenager pa ito. "Pasensya na miss, pero hindi kita kilala. Baka mali ka lang ng simbahan na napuntahan dahil hindi kita kilala at pangalawa, hindi ako papatol sa isang teenager." Mahabang paliwanag agad ni Dustin sa babaeng kaharap. "Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yung lalaking nakawa nightstand ko sa isang bachelor's party."
Naiiyak na tugon naman ang babae, saka mabilis na pinahid ang mga luha nag-uumpisang tumulo sa mga mata nito. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yung lalaki na ka-one night stand ko sa isang bachelor's party. Naiiyak na tugon naman ang babae, saka mabilis na pinahid ang mga luha nag-uumpisang tumulo sa mga mata nito. Pero miss, hindi nga kita kilala. Umalis ka na rito dahil sinisira mo ang kasal ko. Galit na ngang pagtataboy ni Dustin sa babae. Ngunit bigla na lamang ito nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Dahil sa nangyari ay hindi na natuloy ang kasal na dapat sana'y masayang naidaos. At yun nga ay labis na ikinagalit ni Dustin sa babaeng bigla na lang umiksena sa kasal niya. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Dustin. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng yon? Na nabuntis mo siya? Naiiyak na tanong ni Agatha. Of course not. Alam mo ikaw lang nag-iisang babaeng na mahal na mahal ko. At gusto maging asawa at ina ng mga anak ko. Maniwala ka sa akin, Agatha. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko kilala ang babaeng yon at mas lalong hindi ko siya papatulan. Sana nga, Dustin, ay nagsasabi ka ng totoo. Dahil kung hindi, ay hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Matapos namang sabihin yun ni Agatha, ay mabilis na niyang tinalikuran si Dustin. Kaya naiwan itong gulong-gulo at hindi alam ang gagawin. Sinisisi talaga ni Dustin sa nangyari ang babaeng sumira ng kasal niya. Naikuyom agad niya ang dalawang kamao dahil sa sobrang galit ng mga sandaling yon. Nagpasya na nga si Dustin na puntahan ng babae sa kwartong pinagdalhan niya rito. At pagpasok niya doon ay nakita niya itong gising na. Malalaking hakbang ang ginawa ni Dustin para makalapit ka agad siya sa babae. Mabuti naman at gising ka na. Seryosong bungad niya kaagad sa babae at napansin naman niyang umiwas agad ito ng tingin sa kanya. Sorry kung ang dahil sa akin ay hindi natuloy ang kasal mo. Ang gusto ko lang naman ay makausap ka at sabihin sa iyong buntis ako. Nanginginig ng wika ng babae. Mapakla namang natawa si Dustin sa sinabing yun ng babae. At dala ng matindi niyang galit ay hinawakan niya ito sa leeg at saka sinakal. Nagmamakaawa naman ng babae habang pilit na tinatanggal ang kamay ni Dustin na nakahawak na nga ngayon ng madiin sa leeg nito. Hindi pa sana bibitawan ni Dustin ang babae kung hindi dumating ang mama niya. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala sa ginawa niya sa babae. Ma, bakit mo ko pinigilan sa gusto kong gawin sa babaeng yan? Galit na sa adagad ni Dustin sa kanyang ina. Are you out of your mind? Paano kung mapatay mo siya, edi makukulong ka? Paano kung totoo mo nga ang anak ang pinagbubuntis niya, edi napatay mo ang sarili mong anak? Ma, paano naman tayo makakasiguro na buntis nga siya at anak ko ang batang dinadala niya? Ako na ang bahala sa bagay na yan, anak. Kalma ka lang. Okay? Sa tingin mo, ma, makakapagkalma ako sa lagay na to? Galit sa akin ngayon si Agatha. Hindi ko alam paano ko siya susuyuin. Hindi na nga napigilan ni Dustin ang sumabog sa sobrang galit na nadarama niya sa babaeng nakahiga sa kama. Gustong gusto niyang patayin ito nang sa ganoon ay makagantiman lang siya sa ginawa nitong pagsira sa kasal niya. Padabog na lumabas na lamang siya ng kwarto at sa isang bar siya humantong. Gusto niya magpakalasing nang sa ganon makalimutan niya ang problemang kinakaharap. Nilapitan naman ng mama ni Dustin ang babae at naupo sa gilid ng kama kung saan ito nakahiga. Mukhang mataray at matapang ang mama ni Dustin. Nakakatakot ang aura pero kahit ganon sa paningin ng babae ay hindi mapagkakailang maganda ito. Anong pangalan mo? Malumaning na tanong ng mama ni Dustin sa babae. Brianna San Diego po, ma'am. Tipid na tugon naman ang babae sa ginang. Sigurado ka ba na anak ko nga ang nakabuntis sa'yo? Muling tanong nito. Opo, ma'am, at hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Pero ang bata mo pa parang mabuntis. Sa tingin ko'y wala ka pang 20 anyos. Paano nangyari na nagalaw ka ng anak ko? Seryosong tanong ulit ng ginang kay Brianna habang nakatingin sa mga mata nito. Pakiramdam naman ni Brianna ng mga sandaling yon ay hindi siya pwede magkamali ng isasagot sa ginang dahil baka magalit ito sa kanya. Nagsasabi po ako ng totoo na anak ni Dustin ang batang pinagbubuntis ko. Nangyari yon dahil sa katangahan ko. Sa kagustuhan kasi ni Brianna na mapasa kanya si Jake ay naisipan niyang akitin ito at ibigay dito ang sarili. Kaya nang sumapit ang bachelor's party kung saan naroon si Jake dahil sa kuya nito ay pumunta si Brianna. At hinintay niya talagang malasing si Jake nang sa ganon ay magawa niya ang plano. Nang makita nga ni Brianna na lasing na si Jake at pumasok ito sa isa sa mga kwarto ng hotel na yon, ay mabilis siya sumunod dito at nakita niyang pumasok ito sa room 429. Pinalipas muna ni Brianna ang ilang minuto bago pumasok din doon. Mabuti na lamang at hindi yun nakalak.
kaya malaya siya nakapasok sa loob ng kwarto. Madilim ang buong kwarto. Tanging liwanag na galing sa buwan na tumatago sa bintana ang nagsisilbing liwanag. Naaaninag ni Brianna na nakahiga na si Jake sa malapad na kama. Mabilis naman siya naghubad ng mga damit at umakyat ng kama. Handa na talaga siyang ipagkaloob kay Jake ang sarili dahil yun lamang ang tanging paraan para mapasa kanya ito. Kaagad nang ang hinubad ni Brianna ang suot na slack pants ni Jake at sinunod agad niya ang boxer at brief nito. Halos mapatakip pa siya ng mga mata na makita ang private part nito. Ganoon pa man ay pikit mata na lamang siyang pumatong sa ibabaw nito para magawa na ang plano niya. Tiniis ni Brianna ang sakit nang sa wakas ay ganap na mapag-isa ang mga katawan nila. Nang matapos ay kaagad na din siyang tumayo at akmang hihiga na sana sa tabi ni Jake nang gumalawa mukha nito paharap sa kanya. Doon nga ay nasilayan ni Brianna ang mukha ng lalaking katabi ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang ibang lalaki pala ang ginapang niya at pinag-alayan ng kanyang pagkababae. Nagmamadaling sinuot agad-agad ni Brianna ang mga damit niya at laylay ang balikat na lumabas ng kwarto. Hindi siya makapaniwala sa katangahang ginawa niya. Nagulat pa si Brianna nang tapikin siya sa balikat ng ginang. Ayos ko lang ba? Bigla ka kasing natahimik. Anito at mababakas sa mukha nito ang pag-aalala. Okay lang po ako ma'am, may naalala lang po ako. Pasensya na po talaga kayo kung nasira ko po ang kasal ng anak niyo. Hindi ko naman po intensyong manggulo eh. Ang gusto ko lang naman ay may bahay ako matirhan at may makuhang sustento para sa anak ko. Mahabang wika naman ni Brianna sa ginang. Sa tingin ko naman ay nagsasabi ka ng totoo. Kaya sige habang nagbubuntis ka ay sa bahay ka na muna tumira. At pagkatapos mong manganak ay tsaka ko nalang ipapa-DNA test ang anak mo. Biglang nagliwanag ang mukha ni Brianna sa tinura ng ginang at sa sobrang saya niya ay nayakap niya ito na ikinagulat naman nito. Maraming salamat po ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Pagtatrabahuhan ko po ang pagtira ko sa inyo. Hindi na kailangan Brianna dahil marami naman kaming katulong sa bahay. Kinahapunan nga ay sinama ng mama ni Dustin si Brianna sa bahay nito sa Alabang. Halos malula naman ang dalaga sa ganda ng bahay ng mga ito. Kung maganda sa labas, mas higit sa loob. Halos tumalon naman ang puso ng dalaga nang makita ang galit na mukha ni Dustin na makita siya nito. Ma, bakit nandito ang babaeng yan? Pagalit ngang tanong agad ni Dustin sa kanyang mama at sa sobrang lakas ng boses niya ay halos dumagundong na sa buong sala. From now on, dito natitira si Brianna. Kaya ikaw Dustin, gusto kong pakisamahan mo ng maayos si Brianna. So, Brianna pala ang pangalan ng babaeng sumira sa kasal ko? Ang kapal na mukha mo tumuntong dito sa pamamahay ko! May panggigigil na wika ni Dustin at nagsimula na nga itong humakbang palapit sa kinatatayuan ni Brianna na labis naman itong ikinatakot. Alam ko mali ang ginawa ko. Sana pala kinausap na lamang kita nang tayong dalawa lang. Ang kaso eh. Hindi naman natuloy ang sasabihin sana ni Brianna dahil bigla na lamang siyang tinulak ni Dustin. Dahilan para mapaupo siya sa sahig. Dustin, ano ba? Sigaw naman ang ina ng binata. Sa halip na makinig si Dustin sa saway ng ina ay yumuko ito kay Brianna tsaka dinuro ang mukha nito. Sige, gusto mo tumira dito? Pagbibigyan kita. Pero itong tatandaan mo, walang oras na hindi ko gagawing impyerno ang buhay mo. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Nakaramdam naman ng takot ang dalaga, hindi para sa sarili niya kundi para sa anak niya. Ramdam niya kasi ang galit ng binata sa kanya, kulang na lamang ay patayin siya nito sa sobrang galit nito. Tinulungan namang tumayo ng ginang si Brianna at inalalayang makaupo sa sofa. Pagpasensyahan mo na si Dustin, marahil ay naguguluhan lamang yon at hindi mo siya masisisi. Dahil matagal na niyang pangarap na maikasal kay Agatha, tapos sinira mo lang. Wika ng ginang kay Brianna habang pinisil-pisil ang isang kamay nito. Opo ma'am, naintindihan ko po siya. At aminado naman po ako na kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang po sana ako nagpadalos-dalos ng desisyon, ay hindi sana ito mangyayari. Hindi na nga napigilan pa ng dalaga ang umiyak sa harap ng ginang. Nagulat na lamang siya nang yakapin siya nito at tapik-tapikin sa balikat. Sana magsilbing aral itong nangyari sa'yo, Brianna. Tinawag naman ng ginang ang isang katulong na medyo matanda dito ng kaonte. Mananlagring, dalhin mo si Brianna sa magiging kwarto niya, sa katibing kwarto ni Dustin. Utos ng ginang sa katulong na kaagad naman tumango at binalingan si Brianna. Tayo na po ma'am, ihahatid na po kita sa kwarto ninyo. Magalang na itong wika kay Brianna. Sige na Brianna, sumunod ka na kay Manang.
Utos naman ng mama ni Dustin. Ma'am, sa maid's quarter na lang po ako matutulog. Turon agad ng babae sa ginang na kinailing nito. Bisita ka dito, Brianna, kaya hindi ako papayag na sa maid's quarter ka matulog. Pero ma'am, hayaan niyo siya matulog sa maid's quarter, mama. Dahil hindi naman siya nandito bilang isang bisita. Dustin! Saway agad ng mama ni Dustin sa kanya. Sa gulat ni Brianna ay bigla na lamang nitong hinawakan ng isang kamay niya at hinila paakyat ng hagdan.